Today, i-unbox natin ang Honor Choice. Kung hindi ka familiar dito, ni-release ng Honor ito earlier this month, July 10 ata. And may mga sales na nangyari but unfortunately, nalampasan na natin yon. So, hindi ko na siya mailalagay sa link sa baba. Pero kung interesado ka pa rin, i-check this out, is that even a word? Kung interesado ka pa rin tignan or bilhin itong produktong ito, mag-iiwan na lang ako ng link sa baba. So, i-unbox natin to and tignan natin kung worth it ba talaga yung product na to. But before we do that, gusto ko lang pag-usapan yung dalawang features na nag-got ng attention ko kung bakit naging interesting to in my opinion. So, unang-una yung competitive price niya at around 1,700. Ito ay napaka-competitive compared sa other options sa market. And yung pangalawa is yung battery life niya. Usually, ang common problem or common issue ng mga true wireless stereo earbuds is yung battery life ay napaka-ikli. So, meron akong mga ni-review din na other units before. And dahil nga, hindi ko sila ma-recommend dahil sa battery life nila, kaya hindi ko tinutuloy yung mga review video. Dahil at the end of the day, people still want a respectable battery life. So this one, we'll give this a try since yung advertised battery life niya is 24 hours. I think that's pretty good. So I think this deserves its own video. So ito ang Honor Choice True Wireless Stereo Earbud. So, i-unbox na natin. So unang makikita natin is yung manual. Ayan na siya, manual. And yung charging case at yung earbuds. Sa loob may accessories din, merong ear tips tsaka USB Type-C cable for charging. Or USB Type-C nga ba to? Yes, USB Type-C. So ito rin case niya. For comparison, ano bang maganda comparison dito para makita niyo yung size niya? So, okay, ito yung case ng Honor Choice, ito yung case ng AirDot Suit. So, almost magkasing size lang sila. Ito yung case. Yan. So, sa ilalim, merong USB Type-C. Ito siya sa loob. Ayan siya. There you go. Side. And the back. Yan siya. So, basic lang siya. Flat yung bottom and top para mas madaling ipatong sa table. Ito na yung earbuds niya. So, ito siya. Unique siya compared sa ibang wireless earbuds out there. But to be honest, alam naman nating lahat na kamukha siya ng AirPods Pro. Pero kung trip mo yung style ng AirPods Pro, which I do, this is really good, especially yung design niya. Fit siguro sa tenga. But we'll figure that out in this video. Okay, connected na tayo. Try na natin siya. First test would probably be the ear fit test, di ba? So, try natin siya. First look, bulky siya tignan. Pero tignan natin once connected na siya sa tenga. Yan na siya. Pagsuot na siya. Actually, I'm very impressed. Pagsuot siya, hindi siya bulky tignan. Fit na fit lang siya. And yung short stem niya is napaka compact. So, ang low profile niya rin tignan. Good fit then. So, good fit. Good fit. Tapos umuulan pala. Hindi ko na narinig. Anyway, so yan na siya. Kabit natin ulit. Hopefully, hindi niyo naririnig yung ulan. Pero kung narinig niyo, I'm sorry. Try na natin ang music test. So, gaya nga na sabi nila, may premium sound quality daw ito. Tingnan natin. Wow! Okay, yung unang song na tinest ko is acoustic and hindi ko in-expect yun. Hindi ko in-expect yung sound quality. Sobrang pronounced nung bawat strum nung gitara, tapos yung boses talaga nangingibapaw. Hindi sila nagbiro nung sinabi nila na premium sound quality. So, I think for sound quality test, and especially for the price, this is probably the best earphones below dun sa 2,000 price point. But probably compared to even a much more expensive earphones out there, like I'm guessing around 4,000 to 5,000 below, this is probably one of the most competitive
when it comes to sound quality, so napaka pronounced ng vocals, yung instrument separated talaga, and the bass is there, it's there compared to other earphones out there. They are very lacking, especially dahil nga, di ba, small yung footprint, so small lang yung mailalagay nila na drivers, kaya yung bass talaga usually nagsasuffer. But with this one, this has a very respectable bass. Other than that, yung highs niya, yung mids niya, yung lows niya, yung vocals niya, okay na okay talaga. And considering the price, I don't know kung makakakita ka pa ng gantong sound quality below 1,800 pesos. So, yun pa lang, napaka-steal na. Hello buddy, calling my phone, where you been, where at, what's on your mind, hello buddy. Wala akong masabi kundi, wow. Even the build quality, gawa siya sa ABS plastic, so that's a high quality plastic and it has heft in it. Medyo mabigat siya, tapos solid yung build quality niya. Even yung magnets niya dito, solid feeling. For 1,800 pesos, wow talaga. I was supposed to review other earphones, but I'm pretty sure itong earphones na to, 1,800 pesos, napaka-competitive. Napakahirap hindi i-recommend. But yeah, this is the first impression and napakaganda ng first impressions ko dito sa earphones na to. I'm sure you guys are probably gonna enjoy this kung itatry nyo siya. So that's it for this video. I'm looking forward for my full review of this. Kung may questions kayo, iwan nyo na lang sa baba and sasagutin natin yan. But yeah, ang ganda. 1,800, sobrang sulit. So, kung meron kayong questions, leave them down in the comment section below. Kung di pa kayo nakasubscribe, mag-subscribe na kayo at click nyo rin yung notification bell. So, this is me, Jaycee. See you guys on the next one. Peace!